Hi guys, good morning. And for today's video, ipopropagate po natin yung ating nabili na Exotica pothos. So, ngayon po ay titingnan po natin yung bawat puno kung mayroon pa po ba tayong pwede ikat para mas mapadami pa ng mabilis yung ating mga photos. Bubuhay for sure to siya kasi ang dami po niyang roots. Pero hindi ko na po to siya ikakat guys. So ganyan na po yan siya. And then ito din ay maraming roots. Kaya kayang-kaya ko talaga to siyang buhayin. So tingnan lang natin kung ano yung mga pwede pa nating ikat para mas mapadami pa natin yung ating mga Exotica photos. So I think ito pwede ko po to siyang ikat kasi feeling ko mature naman tong part na to. And then may roots pa to dito na area at saka ang taas din ng roots niya dito sa ibabaw. So ikakat ko to guys para mas mapadami pa natin tong ating Exotica pothos. So ayan, na-cut ko na po siya. So ito na pong nagiging resulta. So pwedeng-pwede pa yan, tapos may coming pa na roots dito na part. And then yung ating pinagputulan, so ayan ang daming roots na nakasupport sa kanya. Kaya umaasa po talaga ako na mabubuhay po natin itong ating Exotica pothos. So, ayan, ito din. Actually, pwedeng-pwede ko po to siyang ikat. Pero since na nagilo na tong part na to, hindi na lang. Sobrang na-stress po tong ating puso sa biyahe. Kaya, ayan, yan lang muna siya. Hayaan ko lang siyang ganyan. And then, ikakat ko na lang itong nag-yellow. So, kakat natin yung dahon na yan. And then, hayaan na lang natin tong ganito. So, ayan. At saka ito din, so ayan may bago po siyang possible na dahon. At saka ang dami niyang roots. Kaya I'm sure na hopefully mabubuhay ko siya. And kung nakikita nyo, mayroon po siyang roots dyan at saka dito na part. Tapos ditong banda, mayroon din po siyang mga roots. Mayroon din siyang mga roots, kaya ikakat ko po ang part na ito dito na side. Paparamihin ko talaga to guys kasi sa totoo lang talaga yun. Kulang-kulang na lang talaga iyakan ko yung nakilala ko doon sa bukid. Kasi yung sa kanya guys, ang laki, ang ganda. Tapos ang tawag niya nito is silver satin. So I found out na Exotica pothos pala yun, hindi silver satin. So ngayon, ayun na, marami na akong ganito, finally. So ayan, mamimigay tayo nito once na maging established na tong ating mga Exotica pothos. At saka ito, lastly, so ayan kung nakikita nyo, may roots po siya pero hindi pa po masyadong, actually pwede ko na to siyang ikat. Pero parang suyang pa yung kanyang stem. Kaya hindi na lang, para hindi masyadong masaktan natin yung ating photos. Siguro ikakat ko siya dito na side para hindi masyadong mahaba yung kanyang roots pa. So ayan, so ito try ko tong ipropagate. We never know, baka mayroong magkaroon ulit to ng bagong sibol. So mamaya ay ipapagitin natin yan. So out of 8, ay hindi, mayroon pa palang last guys. So ayan, ito po yung last natin. So ayan, mayroon po siyang isang malaking roots. Ay hindi pala, mayroong maliit dito na side. Tapos ikakat ko na lang siguro to dito na area. And then ito, try ko rin itong ipropagate. I-separate ko to para malaman talaga natin at magkaroon tayo ng proof na may propagate natin yung ating photos through lang sa kanyang parang ito. Parang, hindi, steam pa rin to guys kasi mayroon din naman, steam ang tawag nito. Basta yun na yun, kayo nang bahala nun. Basta, and then ito, mayroon siyang roots kaya okay lang yan. Tapos ito, golden photos kasi guys, yung ganito niya, nakikita ko doon sa basuran, kahit walang dahon, mayroon po siyang mga roots dyan na tumutubo. Tapos, mayroong bagong sibol na dahon, ganon. So ito, itatry ko din na baka magkaroon, baka katulad noon. So, out of 8, tingnan natin kung ilan yung ating nadagdag na maipropagate. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mayroon tayong nadagdag na dalawang ganito. So, nagiging 10 na yung ating 8 na puno ng Exotica pothos. So, ngayon po guys ay atin na po itong itatanim. So, ngayon guys, ito po yung lupa na aking gagamitin. Itong lupang to, mayroon po itong halong organic fertilizer.
yung mga nabubulok na mga balat ng gulay at saka prutas, tapos may eggshell din dyan. At saka ito po yung combination of yung kahoy na inano ng chinsu, tapos kunting balat ng palay, tapos lupa. At saka ito po ay combination of cocoa feed, tapos garden soil, tapos may kunti ding kahoy, yung sa chinsu, tapos balat ng palay. So, yun po yung aking lupang gagamitin. So, ngayon po, ang gamit ko ay coconut shell. So, coconut shell pala. So, ngayon ko lang to na yung mga nagko-comment. Thank you so much. Kasi nung kinoment nyo po, doon ko po na-remember na ito pala ay isang coconut shell. So, thank you so much, guys. So, ang gagawin ko, guys, ipailalim ko muna tong lupa na may fertilizer. And then, followed po tong ito kasi itong lupa na to ay mas harder compared dito sa isa. So, ito yung gawin kong pang-ibabaw itong may cocoa feed kasi mas smooth po siya compared dito sa isa. Kunti lang kasi yung may cocoa feed ko, guys, kaya hinahalo-haluan ko na lang para magamit ko pa yung iba. So, ayan. So, ganito yung aking wagan. Talagyan po natin dito sa ibabaw yung may cocoa feed na lupa. So, ito na po yung aking mga hinanda. So, ganyan lang. Para tumaba po yung ating exotica na puso. So, ayan. Tapos, ganito. Parang nag-ano lang ng pagkain, guys, no? So, ganyan. Tapos, yan. Ganyan lang yung aking pag-ano. So, 10 yun. 2, 4, 6. Kailangan ko ng 10. So, ito. Ganyan. DIY lang yung aking mga lagayan, guys, kasi wala pa po akong pambili ng mga pots. Kasi wala pa po tayong pambili ng pot. At yun na, inhanda na natin para pag mayroon na tayong pot, ay i-transfer na lang natin. So, ganyan yung aking, parang nag-ano lang tayo dito ng pagkain. Konting kanin. Ulam. Adobo. Salad. So, ayan. Sana tataba yung ating mga photos. So, konting pataba. Dadagdagan natin yun, guys. Dadagdagan po natin yun, guys, ng pataba once na maging established na po yung ating mga bagong tanim na exotica pothos. So, yan. Ang dami na nito. Ang problema ko naman dito ngayon, after nito, is saan ko sila ilalagay? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. So, ngayon ay itatanim na po natin ang ating mga exotica puso. So, ganyan lang, guys. Tapos, kunting ganyan. Igaganyan ko lang siya dyan. Tapos, ang haba ng roots niya, no? Gaganyan ko lang. So, ganyan lang yung aking pagtatanim. Nagdagan natin ng lupa. Sana mabuhay ko talaga to sila kasi grabe dito ha, ang mahal-mahal. Mamimigay ako nito kasi ang mahal. Sabi ko, grabe, ang mahal. Someday, magkaroon ako ng ganyan. Sabi ko ng ganon. And ito na nga, hindi umabot ng 1 month. Nagkaroon talaga ako, diba? Just hold on. Magkaroon tayo niyan. Yung mga mahal na mga halaman, magkakaroon tayo niyan. Tsaka ito. Hindi ko natatanggalin yung guys, mga roots niya. Baka mapatay ko. Mapatay ko. Pero ano siya? Ito. Finally, got this na talaga. So, ayan. Ginawa kong pang ibabaw yung may cocoa feed, guys, kasi mas smooth kasi yung may cocoa feed na lupa. Cocoa feed na lupa. Paano ba yun ba? So, yan na. Tapos ito.
Ang mahal-mahal lang mga ganitong plants dito sa amin. So, that's it. So, ganito lang po ako magpropagate ng photos, guys. Ganyan. Sa light requirements naman ito, hindi po to pang full sunlight yung ating mga photos. Ang gusto ng mga photos, guys, ay nasa shaded part lang po sila. Pero, naarawan din naman. Pero, hindi yung as in a full sunlight. So, sa watering naman ito, after na maitanim, pwede po natin diligan ang ating mga photos, guys. Katulad ng golden photos na aking itinanim, dinidiligan ko siya after na maitanim yung ating mga photos. Then, after na maitanim, so, tiyansahin nyo lang po na hindi po maubusan ng water yung mga photos nyo. And then, hindi din po sila mag-overwater. So, yan lang po yung aking maibigay about sa care tips ng ating mga photos. Gusto kasi nila nito malamig na area. Mas malaki yung kanilang mga dahon. Mas, kumbaga, mas sumasaya sila once na malamig yung kanilang area compare sa mainit na mainit. Finally, taghan nagadyo ko ipoan. And that's all for today's video, guys. Thank you so much. And don't forget to like and subscribe. Bye! God bless you all!